Ang tagal ko nang naghahanap ng ganito kasi naubusan na ako kasi gusto ko yung mga primer na kumakapit yung makeup kapag ka meron akong mga pinupuntahan na kailangan ko ng staying power ng makeup ko na magtagal. Akala ng iba foundation pero hindi. Ano siya, para siyang highlighter. Pero inilalagay siya before foundation. Ayan. Ayan siya. So, para siyang solid form. And jelly. Jelly? Ang lamig niya sa skin. First time ko nagkaroon ng pink powder, kaya excited ako dito. Hello my loves, welcome back sa aking channel. At para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Gadang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So dito sa aking channel, I share everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare, hanggang sa mga unboxing videos at hair care videos ng dress natin ginagawa dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na ganon, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so sa video natin ngayon, meron akong ipapakita sa inyo. Kasi recently, excited ako dito kasi recently nagpunta ako ng Sephora. And kaya ako excited kasi matagal na akong hindi nakakapasok ng Sephora. Matagal na akong hindi nagpupunta ng Sephora mula nung pinadadalhan ako ng mga bagay-bagay, ng skincare, ng makeup, ng brands. So, hindi na talaga ako nagpupunta ng Sephora. So, recently, nagpunta ako ng Sephora at may mga item akong nagustuhan. So, ito yung mga item na ipapakita ko sa inyo. So, iisa-isahin natin yan. Okay, so first item, Easy Bake ng Huda Beauty. Yung kanilang Easy Bake ng Huda Beauty. Ano to? Powder to. So, mahilig kasi ako sa mga powder. And ito ay Cherry Blossom Cake. So, wala pa kasi ako nito. Ang itsura nito ay kulay pink na powder. Wala pa akong ganito. Kaya bumili ako. Wait lang. Buksan natin. Buksan natin. Dito siya eh. Ayan oh. Kulay pink talaga siya. Plus, yung kanyang packaging ay transparent glass, plastic. I think plastic siya. Pero may pagka-frosted glass siya. Tapos, pag binuksan mo, ayan. Ay, may ganyan pala siya. Kasi normally kasi sa ibang mga powder na meron ako, walang ganito eh. So, tingnan natin to. Hindi ko pa kasi ito nagagamit. Wait lang, kasi baka matapon. Ah, okay. So, ganyan siya. Ayan. So, gagamitin natin to sa mga susunod na araw. Plus, dadalhin ko rin to sa Pilipinas. Maganda itong mayroong ganito. Kasi pag nag-travel ka, hindi siya messy. Walang powder na matatapon o magkakalat dun sa kanyang packaging, sa gilid ng kanyang packaging. Walang ganon. Eto, yan. Maganda yung kanyang packaging. And first time kong magkaroon ng Huda Beauty na powder. Karamihan kasi sa mga powder ko dito na tulad nitong, ano ba to? Laura Mercier. Ito ay translucent. Translucent powder siya. First time ko nagkaroon ng pink powder, kaya excited ako dito. Plus, yung kanyang packaging ay safe. Kasi ito kasing Laura Mercier, kapag ka dinadala ko to, nagkakalat to. Nagkakalat kasi to. Ayan o. Oh. Ayan, wala siyang stopper doon sa gitna. So, nagkakalat to. Minsan nagkakalat siya, nandun na siya, nakakalat na yung powder dun sa aking bag kapag hindi ko siya naisara ng maayos. Kaya, yun. So, pero itong Huda Beauty, I think hindi siya messy kapag kadinala itong Huda. So, balik na natin ito dito. And then, next. Okay, so cream, body cream, yung kanilang, yung brand nito ay Ole Henriksen, yung body cream na smoothing body moisturizer. Ayan siya. So ito ay parang ano to, exfoliating body moisturizer. So pag sinabi exfoliating, hindi mo siya pwedeng gamitin araw-araw. So kailangan isang beses, isang linggo lang.
Kasi meron itong ingredients na pang-exfoliate. Ayan. Ayan ba? Ayan. Ayan siya. And malaki na to. Kung napapansin ninyo, so malaki siya, di ba? So, ayan. Kasi ang laman nito ay 190 ml. So, compare sa mga ibang body cream na nagamit ko, ito ay malaki. Malaki na siya. Plus, nabili ko lang siya ng sale. Kasi yung original price nito, yung nung hindi pa nagsisale ay 34 euros and 99 cents. So, 35 euros na rin. Pero nakuha ko lang ng half. So, 17 euros. So, sa Lagavia kasi, dun sa Sephora na pinuntahan ko, nag-sale siya ng 17 euros. Plus, etong Huda na powder na pinakita ko sa inyo kanina. Magkano ko ba ito nabili? Hindi ito. Okay, so ang presyo niya ay 39 euros and 99 cents. So, ano na rin, 40 euros na itong powder na to. Plus, yung size nito ay 20 grams. 20 grams, pero matagal na yun nagamitan. Akala mo lang ko konti, pero matagal na nagamitan yun. So, lagay na natin dito. Next naman ay etong The Ordinary, yung glycolic acid na exfoliating toner nila. So, doon lang ako nakakita nito, doon sa Lagavia. Kasi ang tagal ko nang naghahanap ng ganito kasi naubusan na ako. Wala pa rin ako nabibili, pero doon sa Lagavia, meron. Kaya bumili na ako. Pero ang available lang na size nila ay hindi yung malaki, kundi 100 ml lang. So, kumbaga, maliit lang siya, pero okay na din kaysa sa wala. Ayan. So, magkano ko ba nabili ito? Medyo pricey siya sa size niya. Magkano ko ba siyang nabili? Ano? Ah, hindi. Mura lang pala. Yung 100 ml ay nabili ko lang ng 10 euros. So, etong glycolic acid. And then, next. Next naman ay etong Milk, yung kanilang Hydro Grip Primer. Naghahanap talaga ako ng ganito kasi gusto ko yung mga primer na kumakapit yung makeup kapag ka meron akong mga pinupuntahan na kailangan ko ng staying power ng makeup ko na magtagal. So, kailangan ko talaga ng grip primer kasi kumakapit talaga siya. Tapos, nabili ko lang siya ng 20 euros. Etong ganitong maliit na to. And then, 10 ml na siya. So, pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. So, dati, yung pag bumibili ako sa Sephora, ang binibili ko talaga yung full size. Pero kapag naubusan na ako, ang binibili ko na lang yung ganito, yung maliliit. Kasi matagal na itong gamitan sa akin. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. So, clear lang siya. Clear primer lang siya. And, may scent siya pero hindi naman overpower yung scent niya. Ayan o. May ganyan siya na feeling. Kaya alam ko na dahil nga nag-makeup ako, so yung makeup ko talagang kakapit dito. Ayan. So next naman, next ay etong, so maliit pa rin yung kinuha ko kasi wala pa akong ganito, plus gusto ko lang siyang itry. So normally talaga, hindi available yung ganitong maliliit. Pero once na nagtanong ka sa kanila, bibigyan ka nila ng ganitong maliliit. Minsan kasi hindi available yung ganito, wala silang naka-display. Ito ay yung Hollywood Flawless Filter. Ayan siya. Yung akala ng iba, foundation, pero hindi. Ano siya, para siyang highlighter. Pero inilalagay siya before foundation. Ayan. Ayan siya. Maliit lang yung kinuha ko at mayroon siyang size na 5.5 ml. And 19 euros ko rin siya nabili. And then, next naman ay etong Cooling Water Jelly Tint Milk Makeup pa rin. So, na-curious kasi ako dito kasi never pa ako nagkaroon ng ganitong blush. Yes, blush ito. At ang cute, di ba? Blush to, plus pag binuksan mo, sana lang hindi natunaw. Kasi mainit dito ngayon. Okay, hindi naman natunaw. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan siya. So, para siyang solid form and jelly. Jelly talaga siya. Ayan, jelly. Tapos, ayan, may tint. May tint siya. May tint siya at tumatagal. Ayaw matanggal nung nasa ano ko. Ayan.
May tint siya. So, ayan. Pakita ko sana sa inyo. Pero, ayan na. Nandyan na. Pero, try natin dito. Gusto ko siyang itry. Ayan, oh. Ayan. So, kunin natin yung brush. Yung brush ko. Uy, ang ganda. Ayan. So, para pantay, dito din. Tinry ko na talaga. Ang lamig niya sa skin. So, perfect itong pang-travel. Pang-travel. Yes, perfect itong pang-travel. Kasi, walang powder na matatapon o walang masisirang powder. Ayan. So, I like yung color niya. At ang shade na kinuha ko ay, ano bang shade to? Dalawa kasi itong may pagka-berry na shade. Ito ay burst. Burst ba? Yes. Burst yung shade na kinuha ko. Ayan. Okay siya sa skin tone ko. And then, plus meron silang binigay na sample. Ano ba itong binigay nila? Drunk Elephant. Yung makeup remover. Yes. Makeup remover. Ayan siya. So, konti lang siya pero try natin. Itatry ko ito mamaya pag nagtanggal ako ng makeup. Ayan. Okay, so, ang ganda ng blush na nilagay ko kanina. So, based pa sa nabasa ko, nagtatagal daw itong blush na ito eh. Ito. So, thank you for watching, my love. Sobrang nag-enjoy ako doon sa blush. So, thank you for watching, my loves. I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. At pwede-pwede mong i-share itong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell. At huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang ma-miss sa mga susunod pang videos. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so, yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye, my loves! Thank you!